Guys, for today's video, pag-uusapan natin is all about GCash. So, naalala nyo ba yung time na merong available na GCash Mastercard? Ayan, di ba? And then, parang we have lived a year long na hindi natin alam kung saan makakabili ng GCash Mastercard. Well, apparently, pinigil pala siya. Kaya wala tayong nakikita mga GCash Mastercard na pwede nating bilhin. Ngayon, it's an exciting news to share to everyone that a GCash card is now available. So yan ang pag-usapan natin ngayon. Sasamahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron na akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so nasabi ko nga kanina na di ba merong Mastercard, merong GCash Mastercard. Dati kasi, parang prior to pandemic, may available na GCash Mastercard na nabibili. Nabibili siya through 7-Eleven or sa mga Globe Store. May mga booth sila doon na doon ka mag-register ng GCash or bibili ng Mastercard. But eventually, bigla siyang nawala. Nag-stop pala si GCash maglabas or magbenta ng GCash Mastercard. The good news right now is available na ang GCash card. And ituturo ko sa inyo kung paano kayo mag-a-avail ng GCash card. So, huwag na nating patagalin pa. Simulan na nating umorder and let's check the details about the GCash card and then i-unpack natin yung na-receive kong GCash card. So, simulan na natin. Okay, so syempre, mag-login kayo sa inyong GCash account. Pag nandito na kayo sa home screen nyo, sa GCash nyo, pindutin nyo lang sa ilalim yung profile. Ayan, makikita nyo. And then, click My Link Accounts. So, makikita nyo dito kung available na nakalink ang GCash card sa inyo. Pero ako, since wala pa, during the time na in-order ko yung card, so, makikita nyo, grayed out pa siya. So, i-click lang natin yung GCash card. Okay, ayan o, nakalagay, ang GCash mo, may card na. So, scroll natin sa baba, ayan, makikita natin, order card, link my card, and track my order. So, let's click the order card. Ayan, nakalagay, send me a card or buy in store. So right now, available pa lang itong GCash card via online order. And yung pagbili ng GCash card via store is not yet available as of this time. So let's click send me a card. So ito yung card information, yung pangalan nyo, yung pangalan na naka-appear dun sa card. Ayan. And then yung fee na 185 pesos. So apparently, this card cost 185 pesos. And this is already a Visa card. And then, let's click next. And then, ito, i-enter nyo yung delivery information. So, just fill it out. The recipient name, mobile number, province, city, barangay, zip code, house number, landmark. And then, dun sa ilalim, click the accept and then click next. So, before we continue pala, it is very important na merong laman yung GCash electronic wallet nyo before you proceed in ordering this card. Kasi doon ibabawas yung 185 pesos and yung delivery fee. Just make sure na may enough balance kayo. Okay, let's go back. So, ito, terms and conditions. So, kung gusto nyo basahin, and I suggest basahin nyo, but let's just go down and accept. Then, click next. So, ito, papakita na na ang GCash card cost 185 pesos and the delivery fee is 65 pesos. When you're good with that, ayan, mapupunta na kayo dito sa payment page wherein you can pay now with your existing balance. So just pay 250. Ayan, and then magpo-proceed siya. Ayan. Ito na yung ano reference number. And make sure guys to screenshot this kasi you would ano refer to this reference number at a later time. Order successful. Please expect your card to be delivered within 4 to 10 business days. Medyo matagal nga lang siya, pero tuturo ko sa inyo simpleng hack para mapabilis yan. Ito yung ano, magugulat kayo. Hindi nyo siya matatrack through the GCash app. So basically, wala. Walang nangyari. Parang wala lang. Pero guys, yun nga yung ano, yun nga yung reason kung bakit ko pina-take note yung reference number kanina. Kasi, we will use that reference number para mag-follow up kay GCash. So, ako, ang ginawa ko is naghintay ako ng mga 5 days. Nung naka 5 days na, ang ginawa ko, so nag-file ako ng ticket with GCash. Ito yung final ko. So yung topic, ang sinelect ko is I haven't received my GCash card. And then, inattach ko yung in-screenshot ko kanina
na may reference number na successful yung payment ko sa pag-order ko ng GCash. Nagsabi ako sa kanila, I would just like to check kung kailan pwedeng ma-deliver yung aking GCash card or kung ano ng status ng aking GCash card. And then, may nag-reply sa akin, sabi niya, itatransfer daw niya ako dun sa support team na nag-handle, which is eto, ayan, yun yung sabi niya. And then, nag-reply din naman, kinabukasan, etong nag-handle ng GCash card, and sabi niya na na-schedule na for delivery within 4 to 10 business days. And then, merong tracking dyan ng via Ninja Van. Medyo mabilis naman, hindi na ako naghintay ng additional 4 to 10 business days. Kinabukasan is deliver na rin naman yung card. So, ang masasuggest ko sa inyo, once you successfully paid and ordered the card, just file a ticket right away sa GCash Help para ma-redirect na kayo dun sa nag-handle ng GCash card and magawa na kayo ng order and mas schedule na for delivery. So, right now, ipapakita ko sa inyo or i-unpack natin ang GCash card. Ayan. So, ito siya, dumating via Ninja Van with a Ninja Van pouch. Parang wala naman masyadong laman. So, hinintay ko pa talaga to para ma-video lang to sa inyo. Okay, so ang laman niya is basically ito lang. Ayan. GCash card, the card for every Filipino. Kita nyo ba? Ayan. Sa likod, discover a new way to pay with your GCash card, cashless and convenience. No signal, mobile data, just tap to pay your GCash card. Basically, parang normal na debit card lang naman din siya. The thing here is, naka-attach na to directly sa inyong GCash wallet. Ito, let's try to open. May cut out. So doon natin bubuksan. Sorry, sinira ko na. Uy, meron palang information sa loob. Sinira ako. Pasensya na kayo. Sa loob, get started with your GCash card. Open your GCash. Open GCash and tap view all. Tap card. Tap link a physical card. Enter your card details. Nominate your 6-digit card PIN. Success! Your GCash card is now linked and ready to use. GCash, nandito na ang GCash card mo. Takpan ko yung pangalan ko, pero eto siya. So, it's a Visa GCash card. Sa likod, makikita ang card number, ang expiry date, yung virtual account number. And then, doon ka rin pipirma sa likod with your authorized signature. Yung CVC, available din naman sa likod. So, powered by Visa. And also, BankNet din siya. Kita nyo ba? BankNet? Ayan, BankNet. PayWave siya, and then with the chip. Ayan. So, basically, yan yung card. This time, itry naman natin siyang i-attach or i-link sa aking GCash account. So, nandito tayo sa home. Click nyo lang yung profile, my link accounts, and then GCash card. Hintayin natin mag-load. And then, link my card. Tapos, may magte-text na OTP. Ayan. Then, submit. So, enter your card information. Last 4 digits of the card. So, tingnan natin sa likod. Okay. Virtual account number. Ayan. And then, so now na-enter na natin yan, click next. Magkakaroon ng text, sabi niya, GCash. GCash card has been successfully linked to your account. If you did not do this, please reach out to GCash Help Desk. And then, now na na-link na siya, mag-nominate na tayo ng PIN. So you just enter a 6-digit PIN and then you confirm the 6-digit card PIN. Then click process, ayan. Maglalabas na to ng confirmation page with a reference number na na-link na yung GCash card. And then click OK. So basically, bumalik tayo sa My Link Accounts, makikita natin na hindi na-grayed out yung GCash card. Pag-clinic natin yan, nag-iba na yung home screen ng GCash card. Meron na tayong card dito. Sa ilalim, you can link a card again or order a GCash card. Pag-clinic natin yung card na in-add natin, ayan, nakalagay. We've added new features to the GCash card. What is GCash card? It works like any other debit card that allows you to cash out your GCash balance at ATMs or shop in websites and in stores worldwide. Wow, worldwide daw. Let's go. So, yan yung GCash card. This is your card. This is your GCash card. You can now tap and go fast contactless payment at cashier. Plus, you get to set a card PIN, which you will use to confirm your transaction at ATMs and website. You can reset your PIN anytime. You can also i-lock yung card. Napakagandang feature nito. Buti na isip nila to na pwedeng i-lock yung card. Well, si Maya, meron din namang lock card feature. So, siguro dapat ganito na ang standard ng mga ATMs. And hindi lang sana ATM, pati sana mga credit card. Then, kapag nawala na yung inyong GCash card, you can deactivate it. And then, you can monitor yung card status and yung virtual account number. Couple of clarifications or mga FAQ with GCash card na kailangan nating i-share din kasi this is crucial for you to decide kung kailangan nyo ba ng GCash card. So, what will happen to my old GCash MasterCard? Kung meron kang GCash MasterCard, magagamit mo pa rin naman yan until mag-expire yung card. Once na mag-expire na, you have the option to replace it with a new
GCash Visa card. Why can't I click the order a card button? So the card ordering may not be available to some users while others may see it grayed out until we expect a full rollout. So basically, hindi pa siya rolled out to everyone, but they are gradually adding people na pwede makapag-order ng GCash card. Will my name be printed on the card? Yes, the name is printed at the back of the card. Does the GCash card have an expiry date? Yes, I can confirm that. I have mine. Is my GCash card linked to my GGives or GCredit? Well, no. Yung GCash card is only linked to your electronic wallet. It means, parang nga siyang savings na may card or debit card. Ganun. Can I purchase using my GCash card if I do not have enough funds in my wallet? Siyempre hindi, kasi magde-decline yan. Do I need to enter PIN when using my GCash card for POS transaction? Well, it really depends sa kung ano yung terminal ng merchant. Merong iba na may PayWave, so itatap nyo lang yun, then you're good to go. Meron namang iba na you have to insert it and then you need to enter yung PIN nyo dun sa terminal nila. Do I need to enter a PIN when withdrawing using GCash card? Basically, yes, you need to enter yung 6-digit PIN and then after you withdraw, yung receipt na lalabas, ang lalabas dyan ay 0. Huwag kayo ma-alarm kasi yung balance nyo would still be reflected in your GCash app. So now na na-discuss natin yan, para sa naman itong GCash card na to, bakit nyo kailangan bumili? Well, I think this is a preventive measure in case na magloko na naman si GCash. What do I mean by magloko? Magloko like face recognition, hindi kayo maka-access ng GCash nyo. Diba? Ang daming tao may problema with regards to face recognition. The GCash Visa card is available for you if in case na hindi kayo makalagin kay GCash and may pera kayo doon. Then, you have the option to withdraw using your GCash Visa card. And then, syempre, kung magpa-purchase kayo online, hindi nyo na kailangan gamitin yung Amex nyo. Diba? Kung wala kayong GCash Amex, then you can use the Visa card. Kung meron kayong question about this topic, please don't hesitate to write down below and I'll try to respond to you or answer your question as long as alam ko ang sagot. Yun lang muna for today's video guys. Maraming salamat. But before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at AdorableU328. Sabi niya, thank you so much po sa tutorial. Sobra satisfied. So, at AdorableU328, maraming salamat din po sa panonood ng aking video and sana patuloy yung pagsuporta nyo sa aking channel. Guys, mas pinadali ko na ang mechanics para sa 50 pesos GCash giveaway natin. Napakasimple na lang ang gagawin nyo. Make sure lang na nakasubscribe na kayo dito sa channel ko, like this video, and write this hashtag Road to 50k sub sa comment section. And guys, yung pamimigay nating cellphone at ang mananalo ay coming from sa comment section na may hashtag na Road to 50k sub. Guys, konti na lang, konting kembot na lang yan. 2,000 subscribers na lang kailangan natin, mabubuo na yung 50k subscribers na yan at mapapamigay na natin ang isang mid-range cellphone. And sasama ko kayo sa mall later on this month para bumili tayo ng isang mid-range cellphone na ipamimigay natin once na ma-reach na natin yung 50,000 subscribers na yan. So ano pang hinihintay nyo? Napakasimple na lang! Sulat nyo lang yan sa comment and make sure na nakasubscribe kayo dito sa channel ko. Thank you so much and yun lang muna for today's video. Thank you for watching guys. I hope you could like this video. Leave a thumbs up and if not, wala naman problema dyan but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!